Makaraan ng 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, napasailalim naman ng ating bansa sa mga Amerikano. Ngunit may mga pangyayari na ganap sa pagsakop ng Amerikano ang hindi nagustuhan ng mga Pilipino, kung kaya't lumaban din ang mga Pilipino sa kanila. The US military will hold the country so that the Spaniards will not conquer your country. We will set you free. Payati, how will you protect the Philippines? The US military will hold your country so that we can patrol the suspicious men. If so, I will gladly accept your contract. Naniwala naman si Aguinaldo, kaya kaagad niyang pinulong ang mga revolusyonaryo. Sabi ng mga taga-Estados Unidos ay tutulungan nila tayo upang lumaban sa pwersa ng mga Espanyol. Tingin mo, ito ang kanilang prinsipyo? Oo nga, baka tayo kanilang malobo. Huwag kayong magalala, tingin ko naman ay tunay ang kanilang mga sinasabi. Nararapat muna nating alamin kung maganda ba ang kanilang hadikain sa atin. Maganda ang iyong pasyama, Pino. Ngunit ako'y nakipagkasundo na at pagmumuruan pa rin naman natin ang kanilang mga ginagawa upang malaman natin ang tunay nilang mga hadik sa atin. Sige, sangayon na kami sa iyo. Itinatag ni Emilio Aguinaldo ang pamahalaang diktatorial noong Mayo 24, 1898 at nagsilbing tagapayo niya si Apolinario Mabini. Ako'y maaasahan ka pa. Pinalitan ang pamahalaang diktatorial bilang pamahalaang revolusyonaryo na tumayong pangulo si Aguinaldo. Noong Enero 21, 1898, nagwakas ang pamahalaang revolusyonaryo at itinatag ang pamahalaang republikano sa pagpapatibay ng saligang batas ng Malolos. Noong Enero 23, 1899, sa simbahan ng Berasoin sa Malolos, Bulacan. Pinasinayaan ang pagkakatatag ng unang republika na mas kilala sa pangalang Republika ng Malolos. Sa pagkakadakip ng pwersang Amerikano kay Aguinaldo sa palayan ng Isabela noong 19 ng Abril, 1,200 tuluyan nang bumagsak ang Republika ng Malolos. Ang mga Pilipino ay nagalit nang malaman nila ang naging resulta ng kasunduan sa Paris. Patunay lamang ito sa masamang hangarin ng Amerika sa Pilipinas. Amerikano ay hindi totoong pumapalik sa atin. Oo, patagod nilang hinahangad ng ating bansa. Akala ko pa na may tutulungan nila tayo. Nakita ito ni William Walter Grayson. What the heck? Those guys look suspicious. Halt! I said, halt! Ang pangyayaring ito ay naging hudyat ng pagsiklab ng digmaang Pilipino at Amerikano. Pinaputukan ng Amerikanong sundalong si William Walter Grayson kasama ang ilan pang sundalo habang sila ay nagpapatrolya sa isang baryo sa Sampaloc. Ang dalawang Pilipino noong 4 ng Pebrero, 1899. May isang sundalong Pilipino na nagpahayag kay Emilio sa nangyari sa Santa Mesa. Nagulat sila nang malaman ng pahayag na mayroon kasunduan ang mga taga-Estados Unidos sa Espanyol. Inatasan ni Emilio Aguinaldo si General Luna na siya na ang bahala sa labang ito at kaagad namang kumilos si General Luna. General Luna, ikaw nang bahala. Sa iyo na ang labanan. Paano ako lalaban? Kakagatin ko sila! Matutulungan ba ako ng mga bayan na katulad nila? Vámonos! Kumilos na si General Luna at nagdasal sa posibleng mangyari sa kanila. Nagsabi siya ng mga katagang, hindi ako susuko, mamatay man o mabuhay.
Ito'y para sa inyong bayan. Umatras ang mga Amerikano. Sila Emilio Aguinaldo, General Luna at ang iba pa ay nagkaroon ng pulong tungkol sa mga kaganapang pakikipagbaka ng mga Amerikano. Di nagtagal, nagkaroon ng alitan sa panig ni General Luna at Felipe. Matagal pa ba tayo makipaglaban sa mga Amerikano? Marami nang namamatay. Bakit hindi na lang tayo makipagkasundo sa kanila? Mas magandang makapagkalakal tayo sa mga taga-Estados Unidos dahil sila ang makapangyarihan sa lahat. Sa tingin mo ay bakit kami maniniwala sa iyo? Hindi kami naniniwala sa mga traidor na kagaya mo! Di niyo ba naaalala ang umanig siya sa mga Espanyol? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko nung nakasama kong anak mo sa labanan. Tiniwan niya ang mga kasama niya na mga mapay. Wala akong anak na duwag. At kailanman hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala akong karapatang laitin ng pamilya ko, Antonio. Hindi pang lalait ang totoo. Talagang nasa lahi nyo ang traidor at duwag. Magkaparehas lang kayo ng kapatid mong si Juan. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya totoo din ang pangalan nyo. Luna? Lunatico! Tama na yan! Po! Tama na po! Ikulong niya ang traitor na yan! At ikaw din! Bakit ako nagdamay? Lubang ito sa konstitusyon! Halik ka na! Ang dami mo pang satsat!